Kumusta kayo mga paps? Ito ay maiksing paliwanag lang tungkol dun sa mga nararanasang problema ng mga kapwa natin nagmumotor o baka kasali ka rin dito. Yung tipong naglagay ka ng malakas na LED headlight, naglagay ka ng malakas na busina, naglagay ka rin ng kung ano-ano pang burlolay sa motor mo, kung ano-ano mga pailaw. Dahil alam mo na nagre-require yung motor mo ng mas mataas na kuryente, ang ginawa mo ay nagpa-full wave ka. Pero nagtataka ka kung bakit full wave ka naman, pero kahit naka-full wave ka na, madalas ka pa rin malobat, o di kaya naman, palit ka ng palit ng baterya kasi mga ilang buwan lang, hindi na naman siya nagkakarga ng mabuti. So dito sa mixing video na to, portion lang actually to ng live streaming ko nung nakaraan pa. Pero pinutol ko yung portion na to para gawing parang independent video para na rin sa kapakinabangan ng lahat na nakakaranas ng ganitong problema. Dito sa video na to, ipapaunawa namin sa inyo kung ano yung kahalagahan nung pagmamatch ng rinirequire na amperahe ng electrical load ng motor nyo dun sa amperahe naman na kayang ibigay nung baterya nyo continuously. Sana may matutunan kayo mga paps. Kapag napansin nyo na hindi naman sira yung battery nyo, full charge naman yung baterya nyo, pero pansin nyo na kapag nag-signal light kayo habang naka-headlight, yung headlight nyo umaandap-andap, battery operated na. Pag sumasabay siya doon sa signal light na lumulabo-labo. Kasi ganito yan, explain ko rin sa inyo. Kahit yung baterya, ohms law tayo ah. Yung baterya kasi, meron din tinatawag yan na maximum continuous current discharge. Okay? Kukuha ako ng baterya. Ito, baterya. Okay? So, ewan ko, nakikita nyo. Nakalagay dyan. Kita. Nakalagay dyan, 12 volts, 4 amp hours. Kita mo 4 amp hours. So ibig sabihin niyan ang capacity niya pag gumamit ka ng load na 4 amperes sa loob ng isang oras, kaya niyang ubusin yung laman nito. Or pag gumamit ka ng load na 1 ampere sa loob ng 4 na oras, kaya niyang ubusin yung laman nito. Tandaan niyo pag ang nakalagay ay amp hours, tumutukoy yan kung gaano karami ang nakakarga ng baterya. Ngayon pag may nakita ka na walang H, 4A, gano'n o kaya 5A. Ibig sabihin nun, yun naman yung maximum current discharge ng battery. So halimbawa, nakaset yung current discharge ng battery sa 5 amperes. Kailangan yung load mo, huwag mo masyadong palalagpasin ng 5 amperes. Kasi doon na nangyayari yung kinakapos yung kuryente. Parang ganito, kunwari, ang baterya mo lang, ang limit niya 5 amperes. Example lang to. So, pag 12 volts times 5 amperes equals 60 watts. Di ba? Ohms law yan. 60 watts. So, ibig sabihin, ang continuous, hindi yung iba yung bugso lang ng kuryente. Halimbawa, bumusina ka. Exemption yon, kasi hindi naman siya continuous. Pag sinabi mo continuous, yan yung mga continuous na naka-on, kagaya ng headlight. Pag binuksan mo yan, naka-on yan, continuous, ganun. So kung 50 watts lang ang continuous discharge na kaya ng baterya mo, at ang ilaw mo kunwari ay umabot ng kunwari dalawang 45 watts, di 90 watts yun. At that point, pwedeng makaranas ka na ng pag-andap-andap ng ilaw mo, lalo na pag naka-on yung ibang mga electrical components mo, kasi lumalagpas ka na dun sa tinatawag na maximum continuous discharge rate ng isang baterya. Ayan, ohms law yan, guys. Pag sobra-sobra yung lumalabas na kuryente mula sa battery, kahit bago yan, lulumain ng kuryente, nakaroon yan ng tinatawag na depletion. Pasensya na kayo sa background, medyo maingay mga paps kasi may nag-video okay dito sa kapitbahay. Ngayon, karagdagang paliwanag lang, ito yung hindi alam ng karamihan sa atin. Hindi sapat na nagbibigay lang ng malakas na kuryente yung naka-full wave na magneto at regulator mo. Kasi kahit na nagbibigay yan ng malakas na kuryente, yung baterya mo meron lang siyang tinatawag na maximum continuous current discharge rate. Yun yung dami lang o kapal ng kuryente na kaya niyang ilabas sa isang tuloy-tuloy na bugso. Ngayon kung mas mataas yung amperahe na nire-require ng electrical needs ng motor mo, kaysa dun sa amperahe na kayang ibugso ng baterya mo ng tuloy-tuloy,
ang mangyayari is, yes, nagkakarga siya, pero na-overstress yung baterya. At yun yung dahilan kung bakit pakiramdam nyo lagi kayong lobat. At yun din yung dahilan kung bakit hindi katagalan magpapalit na rin kayo ng baterya. Nai-stress siya masyado. May posibilidad pa nga na yung baterya mo mag-out of shape dahil sa ganitong problema. So hindi actually sapat na nagpa-full wave ka lang, ipanatag na yung loob mo. Masarap yung marami kang pailaw, masarap yung malakas yung ilaw mo, malakas yung busina mo. Pero yung baterya mo naman, kung palit ka ng palit, parang hindi rin practical, diba? Maya't maya gumagastos ka, diba? Tapos yung inconvenience pa nung nalulobat ka sa daan. Ang maipapayo naming solusyon dito ay i-match nyo lang yung electrical loads nyo dun sa amperahe na limit ng baterya nyo. Kung 5 amperes yung maximum discharge rate ng baterya nyo, dapat hindi lalagpas sa 5 amperes yung mga continuously na ginagamit na load ng motor nyo, kagaya ng headlight. So it's either limitahan mo yung dami ng electrical load mo, depende sa maximum current discharge rate ng baterya mo, o di kaya naman, kung talagang di mo mapigilan at magkakarga ka ng napakaraming load, ang payo ko sa'yo, mag-upgrade ka ng baterya, yung baterya na may mas mataas na current discharge rate, or gawin nyo yung diskarte ko na dinoble ko yung baterya ko. Hindi ako nagdoble ng baterya para lang dumami rin yung makakarga niya, yung capacity niya. Hindi. Dinoble ko yung baterya ko para tumaas yung maximum current discharge rate niya at para mas kayanin niya yung mas maraming demand ng electrical loads on a continuous usage. So halimbawa may 5 amperes ako na baterya at dinoble ko yon, dinalawa ko, magiging 10 amperes na ang maximum current discharge rate. Magiging isang parang isang unit siya na merong doubling maximum continuous current discharge rate. Yun lang mga paps, sana may natutunan kayo dahan-dahan sa pagmamaneho.